Jose, mga idol. So bago po natin i-share itong ating nalalaman, bagong kaalaman. So kung bago ka pa lang sa aking Facebook page, YouTube channel, paki-follow lang po muna, paki-subscribe para kung may mga bago po tayong video, lagi tayo updated. So mga bossing, meron po ako sa inyong i-share tungkol ito sa dalawang Toyota Vios. So single BBTI and double BBTI. So yung single BBTI mga bossing, ano po yun, 2014-2015 model. So yung dual BBTI naman, ang year model niya 2017, pataas na. So mga bossing, ang i-share ko sa inyo, kasi meron kami mga customer dito sa shop na ang naging problema daw nila, so dinadayag ko sa kanila ng mga mekanikong iba, mga shop na iba, so hindi na tayo magbabanggit kung saan shop yun. So yung ignition coil, kasi ang nagiging problema ng sasakyan nila pag nasa primera, segunda, tercera, so merong kadyot, parang akala nila delay shifting, full power, ganun. So akala nila nagkakamali lang sila sa clutch, nagkakamali sila mag-itaw ng clutch. So hindi yon mga bossing. So sa ano yun, ignition coil. Ito po yon, dalawang klaseng ignition coil yung hawak ko. Ito yung sa single BBTI, ito yung sa dual BBTI. So ang madalas mangyari mga bossing, ito sa dual BBTI na ignition coil. Yan ang madalas makaranas ng ganun pang matal ng akin. So ngayon, napag-aralan ko, dahil yung sa dual BBTI nag-i-expand siya, nababaluktot. Yung sa single BBTI mga bossing, hindi. Yan, matigas siya. Ceramic. So ito, nakita ko kasi mga bossing, napag-aralan ko, so na-expand siya, so ibig sabihin, natatanggal yan. So yung mga ibang mekaniko, mga ibang shop, so hinatulang ka agad, nasira yung ignition coil. So meron pa tayong mga paraan dito mga bossing kung paano to, mga idol, kung paano to i-repair. Para hindi naman, kahit pa paano, hindi mapagastos yung ating mga customer, kasi napakamahal ng isa nito. Pinakamababang presyo nito, 1,800. So ganito lang ang ginagawa niyan. Mga idol, mga boss, tatanggalin nyo lang to, ito rubber to, yan, tapos nilahin yung ganon, yun, tanggal na siya. So ngayon napag-aralan ko, so ito yung talo ng kuryente niya. Yan, kung makikita mo, makikita nyo ito. Tapos dito naman sa kanyang cup, ito klarong-klaro na tumatalon yung kuryente. So, ibig sabihin, hindi buong kuryente ang napupunta doon sa spark plug, kaya siya nangangatal. So, ito yung spring niya sa loob. So, wala namang problema, walang putol siya. Buo. So, ngayon, mga idol, ang gagawin dito, so, kung pwede pa naman i-repair, gawa ng paraan, lilihain nyo lang to, itong pinakagilid. Yan. Kaya siya nililiha para pumapit yung silan. So lihain nyo paikot, para lagyan nyo na rin paikot. Yung iba ko ditong nilalagay eh, epoxy. Mahirap na ho yung epoxy kasi pag dumikit, hindi mo na matatanggal. Kaya nilihain mo lang siya para pumapit yung silan. Ayan, medyo okay na, kakapit na siya. Tapos ito, yung pinaka talo ng kuryente, tanggalin nyo na, tanihin nyo na rin, lilihain mo na rin ng konti. So, ito, beta gray ang gamit natin, pwedeng pandikit. Ayan, punin mo lang siya ng ganon. Tapos didikitan nyo sa ganito, kasi dito nadaan yung kuryente.
Diyan nadaan yung kuryente. Natalon. So kung mapapansin nyo, mga busing idol, may kanal siya. Itong kanal. So may kanal din dito. Sa cup. Sa rubber. So ngayon, ililihis mo siya ng lagay, huwag mo na siyang itatapat. Kasi ang original niya, nakatapat. Kung kanal so kanal. So ngayon, ililihis mo na siya. Ito yung kanal. Ito yung kanal. So gaganon mo na siya. Yan. So ayos na. So mga bossing, mga idol, ganun lang kadali. So para naman hindi mapagastos kagad yung ating mga customer, pwede naman muna natin siyang i-repair. So ito lang ang gamit, sealant lang gamitin nyo, bit. Tanggalin nyo lang. Kasi ang karamihan ng mga ano, sa totoo lang, ang karamihan na mga mekaniko, so hindi naman tayo nag-ano sa mga mekaniko dahil mga trupa natin yan. So ganun lang muna ang gawin natin. Na-expand siya, tatanggal. Ganun lang kadali. So yun lang mga busing idol, lalo-lalo na sa may mga Toyota Vios na dual BBTI. Ito yung mga nagiging push ng kanilang low power, nangangatal. Nanginginig yung makina. Ito lang yun. Ignition coil, pwedeng i-repair. So yun lang. Sana kahit pa paano may matutunan tayo sa ating na-share na video. Yun lang nga, yun nga, lalong-lalo na sa may mga Toyota Vios na dual BBTI, yung mga nag-grab sa atin, mga grab driver, mga owner, yung mga may-ari. So yun lang ang nagiging dahilan ng pagiging nginig ng sasakyan natin, low power. So kung may mga mekanikong papalitan kagad, huwag kayo munang papayag, yun munang ipagawa nyo. Patanggal nyo na muna yung ignition coil, pahugot. Lahat yun, yung apat na piraso na yun, i-check. Kasi sa apat na yun, may dalawa, may tatlo na tumatalon yung kuryente. So ilang po, salamat. Sana may matutunan tayo. Thank you.